piso, oo. 1,163 diamonds. Limang ito ang pwede manalo niyan ngayon. So make sure that you guys are watching the stream. And of course, share the stream as well. So here we go, Athena. Game number 1, Drunk Esports versus New Era Vampires. Kanino ka ba pumapabor sa lineup? Ako, naniniwala ako sa patong lords dito. Ah, so Drunk Esports, hindi forget nandiyan si Athena, pero parang ganun na nga. So pabor ako dito sa Drunk Esports, parang Manji. Daan sa patungan eh, no? Sa kargahan eh, ang nangyayaring laban. Meanwhile, may onting laban na kagad sa bandang orange buff dito sa baba. Mukhang gusto atang enigate ng New Era Vampires yung buff na kinukuha ni Claude. Meanwhile, si Zach dito will just poke lasing si S3. The dispersion damage, parang ang ginagawa dito ng New Era no? Parang ini-scout lang nila kung saan nagpa-farm itong Claude na to. It's either scout nila or pigilan nila mag-farm. Tama. At nakikita naman natin dito sa may middle lane, tatlong miyembro ng New Era Vampires nakabantay pa rin. Talagang dalawa, hindi bumibitaw doon sa may lane sa may bandang mid. Pero at the same time, dito sa may bottom lane, ang katapat naman dito ni Marco is si Jisoo Cutie, which is the super role that thought na nga dito. Wala munang ano, wala munang masyadong commitment. Kumbaga, tamang ano lang muna. Tamang date-date lang muna. Ang ginagawa ng dalawang teams dito. Binabantayan lang kasi again, this is still a funnel strategy. Kumbaga, both of the players leaning towards their late game insurance. Meanwhile, nagkapatayan na nga. Louis will be the first one to go down. Meanwhile, lasing si S3 trying to survive this. But that is the kick from GSQT. Gandang pick-ups for both of the teams. Madam Athena. Yun ang medyo masakit doon, Sir Manjin. Napitas yung gusto sana i-funnel dito ng Drunk Esports, which is ako, si Athena, napitas dito. So, makikita mo dito may bantang middle lane at bottom lane. Nagkakapikunan lang din dito. Simpleng alam mo, farm lang din muna, pero mukhang may masamang balak sa may bandang jungle lane. Nakabantay yung dalawa dito, bangers. Burit nila, ayun ang inabangan na nga nila. Kakasabi mo lang, Athena. Huling-huli sa camera ang pag-abang nitong ni KJ Bai and ni Zach to get another kill. Meanwhile, may revenge kill si Marco doon sa bottom lane. So, I think in terms of gold, medyo lamang lang ng 600 itong side ng team ng New Era Vampires. Pero kung titignan mo yung mga carries, napakalaki lang lamang actually ni Mats against kay Athena, yung Claude. Medyo isang item din. Nasa 700 yung gold na kalamangan niya. So, hindi pa naman ganoon kalaki, pero magagamit nila yan for them to take probably a free turtle or a huge advantage. Itong game natin, medyo safe ang laruan ng dalawang teams kasi walang nagkakabigay ng tori eh. Oh. Pero mainit dito, si Mats pumapasok kahit tatlong miyembro, but then better airstrike kinasa na, pero napaangat siya dito, niyakap na palapati ni KJ Bai, pero simple lipad lang paalis si Lasing si S3. Ayun na nga. Naku, si Zach, Skybron! Ay! Medyo nahuli ha. Reaction star eh, no? Medyo hindi niya nakita agad yung hito. Meanwhile, nagkakitaan dito sa bottom side. There you go. That is another pick-off to Athena. That is the Claude, hindi ikaw. Pero may counter go ang side ng Drunk Esports. But it's okay kasi, again, unang namatay ang Claude dito, which is ayaw nila mangyari. Yes. Pero napansin ko doon na nag-blazing do it agad doon si Athena. Although napansin natin na wala pa namang ultimate dito yung ating Angela. So talaga mapipick up siya doon. Pero look at this. Hindi ako si Lars targeted by 3 members of New Era Vampires at nagtagumpay sila na papapagsak yun. Which is yung Atlas natin. On point yung mga ginagawang pick-ups ng New Era Vampires dito, Athena. They're now a leading 2,000 gold, and I think commendable dito yung combo ni Zach at saka ni KJ Bai. Ang maganda kasing nangyayari sa combo ng Kupra and ng Louis, mataas yung ano nila, yung crowd control nila kapag nakahuli ng isa, diba? Oo.
yung alam mo yung vacuum is real, tapos ino-knock-up ka pa ng Tyrant's Revenge kapag tinamaan ka, tapos lalo kapag katabi ka ng isang wall, tsaka kay the Tyrant's Rage Deep Book. Oo, ampun pala. 4 to 5 seconds kang hindi makakilos, which is a big thing, lalo madali kang mag-burst down or mabibigyan ng damage dito ng nuclear vampires. Talaga kakagating ka sa leg ng mga vampire. Ubos ang dugo mo, no? Sa leg mo. Kung doon natin, nabiruin mo, na-solve mo yun, 4.something seconds. Sabang tagat nun sa mundo ng MOBA. Matinik. Here we go. In the bottom side, that is the vacuum from the rotation ring of the Luigi. Plus the dispersion will get the last hit. Zach with 3 kills right now. Mukhang New Era Vampires na ang in control ng laro, Athena. Mismo. Pero look at Athena. Nasa-secure niya naman yung gusto niyang resources eh. Tingnan mo, nakuha niya pa rin yung purple buff and yung orange buff. But then and again, parang hindi sila makakuha ng perfect setup eh. Look at drunk si S3. Na-scout niya na ginagalaw na dito yung turtle natin. But then, uncontested, masyadong alanganin kung papasukin niya pa yun. Malamang sa malamang siya yung mapipick off. Pero speaking of pick off dito, si Angela at tagapagpatakunti naman na lahat ng skills dito na New Era Vampires. Pero nandito, ang West Back. Grabe, wala siyang napatungan, girl. Ibang klase ang pinapakitang aggression dito ng New Era Vampires. Jisoo Cutie, Zach, and Cager by sila yung nag-create ng tempo to the point na hindi na nakakapag-farm yung Claude, Athena. Meanwhile, free farm naman si Aris at si Matt. So I think pwede nilang gawin eh, tuloy-tuloy lang yung ganito at wag lang magmaasim, and they can probably take this game away, Madam Athena. Ang sama, ano kasi napapansin ko dito, Sir Manjin, is that ang nagdidikta kung kailan gusto nila magkaroon ng clash is yung New Era Vampires. Kahit yung umaga, dinodominate nila ngayon yung oras na ito. Pero hindi pa naman natin madedenay kasi Claude yan, into the late game, mag-online din naman yan, tamang farming lang. Look at that. Apat na miyembro ng Drunk Esports, sinisigurado nila ma-protect ko si Athena kasi ito lagi yung napipick up eh, yung core hero nila, which is ano eh, magiging reason para maging fall down nila dito sa round na. Totoo. Natuto na sila na itong Team New Era Vampires, kumbaga kasing si Prof B, umaga pa lang umaarangkada na. Ganun na ganun eh. Oo. Mismo, parang galawang Prof B nga, yun yung magandang term doon. Look at Clear It, Cager by. Hindi niya rin tinuloy dito yung Tyrant's Revenge niya kasi alanganin ng dead. Gusto nila makakuha ng another objective, which is successfully brought down by Arvin Jisoo Cutie. Pero dito, hindi ako si Lance. Naispatan dito, stretching muna si Kuka. Tinamaan ng dalawa. Yun na nga, yung Tyrant's Rage plus yung combo with the third row. Sama mo pa ng rotation ring. That is the Wombolicious, Combolicious, Juicylicious. Hindi Friday ngayon, pero freaky pa din combo ng New Era Vampires. 5-10, Athena. Grabe, ang bilis ng pangyayari na yun ah. Sobrang freaky ng mga kaganapan. Parang may Friday ba? Oh, man. Yung cryptic eh, no? Yung nangyari eh, hindi ko na decode. Pero pero parang ang sinabi doon ng New Era Vampires, ganito pumitas ng mabilis. At nagkakitas na nga. Meanwhile, alanganin doon ah, look at that. Feather Airstrike, kahit nakinasan na, madaling matatakasan niya ng New Era Vampires. At look at alanganin din ah, kahit na lumalabas-labas dito si Marco, nauunahan siya sa mga positions na dapat magandang spot check din. Na magkaroon ng ambush type. Parang ang nangyari dito, Athena, I think yung draft medyo tabla eh. Pero ang nangyari, nagkaroon ng time within the game na hindi makagalaw itong side ng drunk. Parang lasing na talaga sila dito. At tinake advantage yun ng New Era Vampires. Look at that. Stun dito si Aris, but then there's no follow-up damage. It's the follow-up of the Fatal Lynch plus the Blazing Duet. But Jisoo Cutie is there with the Way of the Dragon Flicker out. Dito ang Atlas. That is a huge pick-off for the side of Drunk Esports. Interesting kasi at least nakapatay pa sila ng isa. Nabigyan pa sila ng onting breather, kumbaga.
para dito sa laro nito. Oo. Nakahinga-hinga sila ng maluwag dito. Binigyan ng ano, kape, Manjin. Kasi may hangover. Nakabawal pa unti-unti. Ganun ba yun? Pag ano, pag may hangover ka, kailangan mo magkape? O kaya, soup. Turo yun sa akin ni Prof. B kasi siya talaga master sa mga ganun bagay. So, look at that. Ang press, medyo mali ang posisyon na kuha ni Madam Athena. Ayun na nga. Parang umepekto nga ang kape, no? Madam Madam Athena, kasi unti-unti nang nagiging sober itong team ng Drunk Esports with their two pick-ups. So, ang nakuha nila was si KJ by at si Aris. I think siguro mga tatlo pang ganon. Eh, pwede sila makabalik dito. And ang maganda dito, kung makuha sila ng pick-up ngayon, pwede sila mag-set up ng Lord. Kasi mukhang sisimula na yan ng team ng New Era Vampires. Yes, malaki rin naman chance nila makasteal dito ng Lord. Lalo nakikita natin din si Athena, mayroon naman siya retribution. And unahan lang din niya sa pod position. But then look at Zack and G sa beauty. Double yung nakaabang dun sa may bush. And together with Danger by the Kupra there, the position is good. Marco and hindi ako si Lars trying to get the perfect opportunity sana na makasteal ng Lord. But then and again, uncontested na Sir Manji. Mahirapan eh. Hindi sila basta-basta makakagalaw at hindi sila basta-basta makakapasok. Kasi nga, masakit rin yung damage dito ng Lancelot. Speaking of damage, his physical attack is now at 650. Meanwhile, yung pinakamalakas na physical attack sa kabila is at 330. So, medyo kalahati ang kalamangan ng damage ni Mats against kay Athena. Ayos ba yung take, Mats? Yung muna niyan, mag-usta natin. Matinig para dito. Natinig pa nga si Jesus Cutie. But then, with the... Uy, nakatakas pa siya doon, ha? Napakalikot ng kamay niya doon, ha? Hindi siya drunk. Nakasalito ang lakad niya. Diretso. Na, hindi kasi siya lashing eh. Oh, medyo ano, hindi ang lashing. 7-11. Yes, 7-11. Napaka-convenient ng score natin as the Lord is now marching towards the bottom side. He is getting the tower. Pero yung dispersion monster kill na si Kuya. But then and again, Jesus Yuki, immortality daw, napatay pa nga siya dito. Look at that. Limang miyembro ng Drop Esports na nalasing kahit tanghaling tapat dito, Sir Manjin. Mukhang uubusin na dito ng New Era Vampires lahat ng Torres. And I think magta-tower lock na sila dito for the round. At may dumaan pang truck. Grabe, ganun ka-intense. Ganun ka-intense. Yung laban ang ng game number 1, New Era Vampires.